Gandang araw! Hop in at i-prepare na ang inyong mga helmet. Samahan kami sa aming road trip Manila to Samar via motorcycle ride with a little detour for fun sa mga probinsyang madadaanan namin. Technically, ang papuntang Samar from Manila ay 16 hours and 30 minutes. Pero dahil natutulog kami sa gabi at hindi kami bumabiyahe, tinakbo namin ito ng mahigit sa 2 araw. Pero we had fun and I hope you enjoy watching the video. From Manila, dumaan kami ng Sumulong Highway para papuntang Pililia, Rizal. Mas ninais namin dito dumaan para naman makapasyal kami kasi hindi naman talaga kami nagmamadali. Gusto lang namin talagang mamasyal sa buong panahon ng travel namin papuntang Samar. Ang aming first stop dito sa Pililia Windmill sa Rizal. Dito sa Pililia View Deck, ang mabayaran mo lang ay 100 pesos kasama na doon ang entrance ninyo at ang bayad sa sasakyan. Dito na rin kami nagmerienda kasi meron sila dito ang Cafe Grey kung saan pwede kang bumili ng hot and cold coffee and enjoy the view, ang overlooking view. Sobrang relaxing tsaka romantic yung view deck dito sa Pililia Windmill bukod sa overlooking and ang ganda ng view. Maganda to sa couple or kahit sa family pag gusto ninyong mag-relax. It's my second time na bumisita dito sa view deck ng Pililia Windmill. Naalala ko nung unang punta ko dito sa view deck ng Pililia, sabi ko babalik ako dito para yung tipong hindi ako nagmamadali para mas ma-feel ko yung relaxing view nung Pililia Windmill. So, I'm here, I'm back. Kunyari nag-iimo ako dito, char lang. Okay, tara na. Baka gabihin na tayo at abutin ng ulan. So, next stop naman tayo. Dahil tanghali na nga kami umalis ng Manila at nag-detour pa kami sa Pililia Windmill, minabuti na namin magbiyahe ulit para bago dumilim or kapag gabi na ay nasa Atimonan, Quezon na kami. So, dito, papunta na tayo ng bandang Laguna area
kapag dumilim na ang panahon. Sa parting ito ay medyo pasigdag na yung daan at inabutan na nga kami ng gabi sa Bitukang Manok Road, kung tawagin nila, kung saan paikot-ikot yung daan. Hindi na ako nakapag-video because madilim na talaga and scary na yung daan. Along the way to Laguna and to Quezon, sobrang enjoyable ang ride because ang ganda ng view and makakalimutan mo talaga lahat ng mga problema mo and surely it's relaxing. Halata naman, diba? Hanggang tenga, abot tenga ang ngiti at tinginan na kami ni Koya at ni Ate. Bala kayo dyan. Mag-i-enjoy kami. Ayun. Diba nga sabi, you don't do this every day, so make the most out of it. Enjoy life! Ito nga, nasa bandang Quezon na kami. Pero syempre maliwanag pa to. Nung inabutan na kami ng gabi, nakapag-lodge na kami sa Atimonan, Quezon at around 8 PM. This is where we stayed last night for only 800 pesos. Pesos, okay na. Hello. Duduling ako. Thank you.
Bypass Road to Bicol. Ito, dito kami dumaan. Wala kami masyadong nasalubong or nakitang sasakyan maliban dyan sa bus na yan na inunahan namin kanina. And sobrang lakas ng hangin dito, malamig, and nakaka-enjoy. Sobrang tahimik, bihira ang bahay. Actually, halos walang nakatira dito. And at this is the end of the road sa kanan, papunta na yung Bicol region. Hindi ko alam kung bakit, pero kada 2 meters yata, bumpy yung road. Parang may biyak-biyak yung kalsada. Pero I can see na pinilit nilang i-repair. Kaya pag nakamotor ka, parang talon-talon yung drive mo. Pero enjoyable pa rin naman ang view. It's still perfect. Yun, mas maayos-ayos na ang kalsada at minadali na namin bago dumilim. Hopefully, makakita na kami ng matutuluyan namin for our second night of travel dito sa Legazpi Albay. And we had our sumptuous meal sa Biggs. Parang yan ang madalas malaking kakainan dito. Hindi ganun kamahal pero masarap. Balitaan kong may paparating na bagyo sa Metro Manila at iba pang probinsya. So, hopefully, kinabukasan, makatawid na kami ng ferry boat. Grabe, ang lakas ng ulan. Third day na namin dito kami nag-rent sa hotel na to. 850 lang ito. 850, malaki naman siya. For 850. Dito na tayo sa Legazpi. Hindi natin nakita yung Mayan Volcano. Yung paahan lang niya kasi sobrang gabi na kami dumating and kahapon na rather. And puro ulap. Ngayon nga kagabi parang magdamag umulan. Ang maganda dito, meron siyang jacuzzi for 850. Pero syempre hindi namin ginamit yan kasi magdamag na umuulan. Tsaka parang hindi naman siya kagamit-gamit. Ayan. Hindi ako masyadong impressed sa CR nito. Pero okay na for 12 hours stay. Ayan. May aircon tsaka electric fan na. May closet ka na dyan. May salamin ka dito. May other table. Ito parang queen size yung bed. Malaki siya. Compare sa tinubog namin kagabi. Meron pa ditong sofa. At yan nga, pwede kang mag-jacuzzi. May TV din. So, mabiyahe na kami, tumatlog, at sasakay ng ferry. That's all. Thank you.
Pagdating namin ng Sursogon, papuntang Matnog, sobrang lakas na ng hangin at maulan. Halos tangayin na yung motor namin. At awa ng Diyos, nakarating kami ng safe. At tumigil na ang masamang panahon bago kami sumakay ng ferry boat. Praise God. Yeah, I finally touched down to Samar. So we stayed here in Katarman, yung pinaka city ng Northern Samar. We stayed here for one day kasi namasyal muna kami at naligo kami sa dagat. Tinurn muna namin yung Katarman for today. And tomorrow, lilipat na kami ng Las Navas sa pinaka-provincia ni Anton. Hola sa mga taga UEP! Here's your school. Nag-aral daw kasi si Anton dito dati, kaya bilisita namin. School daw niya to dati, kaya binisita niya. It's nice to be back sa atin. I'm back in my former school, UEP Northern Samar. UEP of Northern Samar. Saan tayo? We are now in University of Intelligence, Northern Samar. Nasa College of Medicine kami dito sa UEP, sa Northern Samar. Wala, pasyal-pasyal lang kami kasi meron ditong part kung saan may dagat. Pakita ko. Ah, ito na lang. Sarap na kami dito, nakakalibang. Para pag-relax. Ganda. Para kasi namin pumunta ng beach today, pero nadaan na namin ito, kaya makita ka na rin. Ganda, diba? Ganda sa Pilipinas eh. Baka magsawa kayo sa mukha ko, kaya makita ko na rin. Tawag dyan. Ayun pala siya, layo niya. Yeah. Ang ganda naman dito. 20 pesos lang yung entrance. 100 yung cottage. Parang bulak yung yung mga, yung buhangin sa ganda, sa lambot. Ayan. Dito sa Northern Samar, Katarman. Shout out sa mga taga Northern Samar. Makulimlim kasi Alam ko may bagyo sa Maynila yata, and siyempre parang maulan sa ibang part ng Philippines. Mula pa kahapon nung nagbiyahe kami.
magre-relax muna kami today bago kami pumunta ng Las Navas for a few days, and then we'll go back to Metro Manila. Kasi sa Pilipinas, no, kailangan may time ka lang na ano, mamasyal. Give yourself a time. We stayed here for 2 nights. Ano, 400 lang per night. Pero, syempre, I don't expect much. Do you see her? Kasi nga, 400 lang siya. So, pwede na din. Wala naman kami mag-aabot kasi nasa dagat kami. Talagang tulugan lang ginawa namin. Our second day, nagbiyahe kami ng 2 hours papuntang Las Navas, Northern Samar. So, provincial-like naman yung ating life dito. So, dito kami nag-lodge for 1,000 pesos for one night. Last day in Las Navas. Stayed here in this lodge. We're actually the first customer here. For 1,000 pesos only. 1,500 if you're gonna use the aircon. It's very spacious. Dito sa Las Navas, Northern Samar. Hindi pa nga tapos yung construction nito eh, actually. We're the first visitor. May kitchenette, tapos ang CR. King size yung ano. Meron din night table. Morning, last day in Las Navas. Tatawid din namin yung ilog na yan. Punta kami sa palayan nila Pandoy ni Anton. Sa bukid kami. Tinawid na kami ng ilog bago pumunta dito. Karating na. Ngayon, tatawid ulit kami later para pumunta naman dun sa palayan. Nag-igib siya ng tubig. Tatawid na kami ng ilog. Nakabahan ako. Conquer your fear. Yay! That concludes our travel. Thank you sa pagsama sa aming road trip, and I hope you have a wonderful day ahead. Goodbye for now!